Yo, what's up mga palaboy? At nandito tayo ngayon sa loob ng isang parko. Ito ay isang passcrap. So, papunta po kami na sa gitna ng karagatan upang mag-escort po ng gamit na kailangan doon. Ayan po, sa mga araw na ito po ay dalawa lang po kami ng pasahero nandito. Ito ay passenger vessel. So, mula rito po sa port area hanggang dun sa aming pupuntahang area sa gitna po ng karagatan ay dalawang oras para kami po ay lalayag at maghahapit po dun ng gamit. At pagkatapos po yun ay kami naman po ay pupunta po sa pangalawang aming destinasyon upang kumuha po ng aming i-escortan na pabalik po sa army camp. So mamaya po at ipapakita ko po sa inyo sa labas ang ating pagbibiyahe. At maraming salamat at napakaganda po ng weather sa araw na ito. Hindi po tulad ng mga nakaraang araw o linggo. Ayon dun sa aming kasama na naghatigin po ng gamit sa gitna po ng karagatan ay napakalakas po ng hangin. Kaya po ang isa namin pong kasama ay nasuka dahil sobrang alon at saka sa sobrang bilis po nito ang vessel na ito. So ayan, at mamaya pagdating natin po sa isang location natin, itatanong naman natin kung mga ilang oras ang biyahe sa ating pangalawang destinasyon na pupuntahan. At sigurado ngayon o bukas ay makakabalik kami sa aming kampo. So mamaya po at ipapakita po sa inyo yung labas kung tayo po ay magsisimula muna pong lumayag. So ngayon at nagloloading po sila ngayon at dadalhin po kasi yung mga ibang gamit sa ibang hari. So yan. So ito na ang ating hinihintay mga kapalaboy. Talagang sadyang magalaw nga talaga sa labas at malalaki talaga ang alon. Ayun, at kung napapansin po ninyo dito sa ating video, halos sumasayaw itong ating passcrap. Bukod na maliit kasi itong ating sinasakyan na barko at malalaki naman din po ang alon. So kaya ganito po, ayan, sumasayaw kung napapansin po ninyo. So mas maganda na po mga mag-standby tayo rito sa labas. Nang sa ganun eh, makalasing po tayo ng hangin at hindi tayo mahilo sa loob. Yung sa loob kasi tayo nagpapain ako. Kung ganito na naman kalalaki ang alon, walang mangyayari sa atin. Ayan, kung nakikita ninyo ang ating engine, na napakalakas, napakabilis. Ayan. Ayan, sumasayaw ang ating alon. Ang ating sinasakyan na barko. Ay, ito na nakikita nyo po sa dulo, sa mataan ng ating screen. Kita ninyo puti-puti. Ayan, yung isa din po talaga eh, malakas talaga ang langit. So, dalawang oras po tayo mag-ihintay nito. So, ang oras ngayon ay alam po na 16 ng tanghali. Narating tayo dun sa ating location, mga bandang mga alas 3 pasado. Nakita niya yan, lang tubig, mapasok na yung tubig dito dahil sobrang alon ng hangin. So asahan natin at pagkalalong lumayo pa tayo dito sa pier natin pinagalingan ay lalong lalaki po ang ating lalong lalaki ang alon dyan. So yun talaga open sea na siya. So ito yung tinatawag na itong area na ito yung tinatawag na Arabian Gold. Sa Arabian Gold tayo. So ito ang mga kapitbahay natin na mga bansa rito ay Bahrain at saka bansang
Iran. Pero mas malapit tayo dito sa Iran. At pagka nandun tayo dito sa gitna ng karagatan, kaya nasasakop natin yung ano, signal ng Iran dito. 2,000 years later. So yun mga kapalaboy, at tayo nakarating na rito sa ating unang destination. Yan ang ating pupuntahan upang paghatiran po natin ang ating gamit na dala. So after 3 hours, hindi pala 2 hours ang ating biyahe. Gawa ng pasalubong kasi tayo sa adot, kaya medyo nahirapan po itong ating passcraft. So pagkatapos natin dito sa rig na ito, tayo ay tutungo na naman sa ating pangalawang destination na rig upang makakuha ulit tayo doon ng gamit. Ayun ay mula rito hanggang sa isang rig ay isang oras, ayon doon sa aking isang officer na nakausap ko kanina. Yan, at nakikita nyo po magalaw. Yan. Talagang nakakahilo po talaga ito. So yun mga kapalaboy, at tayo palabas na po ng pier, at papunta na tayo ngayon sa gitna ng karagatan. Sumali na dito tayo ngayon sa sinasabi nila channel, kung saan yung malalim na parte ito na ng karagatan, at ito yung dinadaanan ng mga malalaking barko at ng mga ibang passcraft dito. Ayan. So ngayon at tayo ay pabiyahe ngayon ng 2 oras. So sana naman po at hindi masyado malakas ang hangin sa open na open sea, para naman na hindi tayo mahilo. So pabilis po tayo ng pabilis ang takbo po ng ating sinasakyan na barko, at papalabas po kasi tayo ng channel. Hindi po tulad nung nandulog po tayo sa loob ay dahan-dahan upang sa ganun hindi naman po mag-distract yung mga ibang maliliit na mga vessel doon, para maaari ngayon po ang kanilang SOB hanggang ta hindi po nakakalabas ng channel, ay dapat magdahan-dahan po na po sa ano, sa pagpapatakbo ng mga barko o ng mga passcraft dito. Kaya po, at kung napapansin po ninyo yung bula po ng dagat, at nagkakaroon na po ng konting alon, at ibig sabihin po talaga ay papabilis na tayo ng pabilis ang takbo ng ating sinasakyan na barko or fast trap. So ayan po, ayan ang buhay po ng marino. Pagka naka-isang pa ito ang barko, nanguhuli po ng isda. Itong isda nito ay tawag dito sa Middle East ay camel. So habang naka-isang pa ito ang barko, huli-huli po na po ng sariwang isda. Yan, sariwa, buhay na buhay. Dalito, yun naman, telephone call lang. So yun po, at nakarating na po tayo dito sa ating destination. Nandito na po tayo sa gitna ng karagatan. Ito ay tinatawag nilang Arabian Gulf. So saglit lamang tayo dito, baka abutin lang tayo rito ng 30 minutes upang dalhin natin ang dala nating gamit.
At pagkatapos tayo ay muling pupunta rin sa kabilang rig upang kumuha ulit ng ating gamit na iskorta na pabalik sa ating kampaya. So at naghahanda na po sila yung mga crew ng barkong ito upang sa ganun ay ikarga po nila sa crane itong ating gamit na dala. Sila lang po ang interesado na magdala po ng sila lang po ang interesado po magdala doon sa harapan. Ayan dyan po ang mga crew na itong barko. Sila lang po ang authorized na pumunta po dyan sa gitna na yan upang i-start o kunin yung ating dalang gamit. Ayan, at tatapos na tayo rito sa isang rig at na-upload na natin yung ating dalang gamit at lalilipot naman tayo ngayon sa kabilang rig. At nakita naman ninyo yung buhay ng marino kung merong pagkakataon na mamingwit. Tayo ay mamimingwit upang sa ganun ay isang iwan naman ang ating makakain. Salamat po at panibagong pakikipaka na naman ang ating gagawin sa dagat na ito. Yan ang tamahalo na naman. Mamaya sa kabilang rin na ating makakala muli ka mga kawin o pagiging kawin na yan. Tayo at tayo ay babalik na ngayon sa port area. Ayan, at dahan-dahan na po tayo nga lumalayo sa last duty destination natin. Ayan, pinapapansin po ninyo sa ating video, masyado pong magalaw. Talagang malakas talaga pa rin ang araw. Okay. Thank you.